Isang magandang umaga, tanghali, at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola, lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa ating content. Lalo-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigyan mo sa amin. Napakain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigyan mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nanunutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang ating dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa King Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, alright. At pumayam po natin ng kalagang update kay Kim Chus sa mayon na kung saan ay sold out lahat yung kanyang mga bag. Alam naman po natin na may business po si Kim Chu na tinatawag na Bunny. Siya po ay original dito sa Pilipinas at may mga kasama din siya sa Thailand data na kung saan ay parang partnership lang siya sa Thailand. At dito sa Pilipinas, si Kim Chu po ay may sariling business dito. Yun yung mga bag. At ang tawag po dun sa kanya, business niya is Bunny. Si Bunny ang tawag sa kanya kasi alam naman natin na mahilig si Kim Chu na mawalikan ng mga bags. Napaka-original kasi yung mga bag ni Kim Chu. At saka, very business-minded kasi si Kim Chu sa lahat ng bagay. Hindi naman natin may pagkailaya dahil may mga dugo naman siyang Chinese. At saka, pag ito ay talagang interesado ka sa mga bagay-bagay, na pala pagdating sa business ba, ay alam mo talaga po ano yung pasikot-sikot niyan. Kaya ito na, pakinggan natin si Kim Chu sa kanyang kwento about sa kanyang business, Bunny, at ito po, panoorin po natin. Hello, everybody! May tao na ba? Hello, everybody! How are you? Ayan, I am here sa House of Little Bunny HQ. Ayan. Ano naman itong filter na to? Ayan lang. Ayan. I am now here inside my office. And wala lang. Thank you so much, everyone, for supporting House of Little Bunny Philippines. Sobrang overwhelming the past few days. Nag-launch kami ng new collection nung Monday. And it's our fourth day ng new collection launch. And sobra yung pagtanggap niyo sa mga designs namin. Sold out na yung bento and yung tote bag. So wala na talaga siya. And yung ibang mga phone case, ibang colors, ubus na din. And sa ibang kulay na lang meron. So, sobrang thank you so much for supporting and thank you so much for checking our website and for sharing pamalita sa lahat na mayroong House of Little Bunny. Sa mga hindi nakakaalam, House of Little Bunny is my business here in the Philippines and meron akong partner sa Thailand. And meron ding iba na nagbebenta ng House of Little Bunny from Thailand but kami lang po talaga yung official store dito sa Philippines. So, dito natin makikita na piniflex ni Kim Chu yung kanyang mga business bag. At alam naman din natin sa lahat na si Kim Chu po ay very protective or very business mindset siya. Yung mga bag na yan is very affordable lang sa mga may mga pera.
At pwede rin po sa atin na wala tayong pera. Kagaya po, nawala tayong pera, nawala din akong pera. Kung wala din kayong pera, manin po akong pera. Parang ganun lang po yun. Kaya tayo po ay nabibigyan ni Kim Tu kahit sobrang dami ng kanyang mga projects ay palagang dito mo nakikita yung tinatawag natin na business minded talaga. Problem ko kay Kim Tu dahil sa dami ng kanyang mga ginagawang eksena or ginagawang mga projects sa ngayon ay nagawa pa rin niya yung magkaroon ng oras sa kanyang business. Believe no believe talaga ako dito na tao na to. Hindi mo siya nakikitaan na naglalakwat na kagaya ng mga iba na pumupunta sa bar or so whatsoever. Eh pero siya hindi. Talagang kitang-kita mo sa kanya yung charisma ng business. Charisma ka po kasi alam naman natin at hindi na maliit sa kaalaman natin na siya po ay talagang mas pipiliin niya yung mag-focus sa kanyang business kesa yung maggala. Diba? Yan yung talagang sinasabi natin na may future. Isipin mo yan, nasa office siya. Yan talaga yung business-minded. May nasa office siya tapos nagtitiktok siya or naglalide siya para sa kanyang business. At agad naman po, pumatok sa pakinggan yan. Agad naman po, pumatok sa monetization yan. Yung ginagawa ni Kim Chung agad yan na bring effect sa ibang kanyang mga bagat. Talagang dahil ang public enjoy ay hindi naman siya mahal. At maraming mga netizen po ang mag-order sa kanya. Kaya dito natin napapabilib si Kim Chu sa lahat ng bagay. Pati nga ako ay kung sakali, kung may pera na ako, mag-order din ako ng ganyan. Dahil alam naman din natin na ang bak ni Kim Chu is original. Hindi naman po kagaya ng mga iba na hindi original, di ba? Kaya dito sa atin ay talagang husayan po natin at proud of our Kim Chu dahil dito. Panoorin po natin yung pag-flex ni Kim Chu sa kanyang mga bag or sa kanyang mga products, sa kanyang business. Panoorin po natin dito. Sige, panoorin po natin. Ito yung isa sa mga favorite ko talaga. Ito yung phone case bag. So, may nag-live ako. Magpipicture lang dapat ako ngayon, pero nag-live na ako. Ito yung sobrang cute ng color. It's so summery. And SBSB lang, ganyan. Tapos, pwede mo siyang body bag. And meron din kaming lulu. This is isa sa mga bago na make designs. And meron din itong kasama. Thank you so much again. I see na yung HQ namin. Ang dami na nilang pinapak. Hoy Sai, asan na yung mga videos natin? Kaya ko ba talaga? Ayan. Aray ko. Ayan. Pwede siyang i-body bag. So, pwede siya. Pwede siya. It's a nice material. Ito kaya yung gamitin ko sa next travel. Ito yung Lulu. And meron siyang little bunny logo. In silver. Sobrang cutie and sobrang amazing. Aray. Hirap mga benta dito. Ito, thank you so much sa nag-order nito. Napakadami. Iuro muna kita. Actually, puro na yung headquarters namin ng mga paper bags and orders and everything. Nalabas pa. But thank you so much. Sobra talagang, ano ba na yung freckles? Sobra talagang overwhelming yung support niyo sa House of Little Bunny. Hindi yan Little Bunny. Ayan. Ito yung Lulu. Super nice and super amazing ng design. And ayan. Diba? Pasok na lahat. Kahit ilagay mo yung camera sa bag. Gosh, siya. Oh my gosh. Diba? Ay, gosh, yung camera ko!
ito na yung gagamitin kong pampasyal papuntang Korea. Yes, so pampasyal ng Korea. Just wanna thank you all my Kimmers and Kimchi supporters for voting me sa Seoul Drama Awards. And pupunta po ang atin sa Korea next week. So yun, ito yung Lulu. So you can order it online. You can click the link on my bio or visit houseoflittlemoney.ph. Oh, you guys, ang ganda ng color na to. Super nice. Iuwi ko nga. Super nice. Super ganda. Very classy. Kano ba to? Lulu is 5'8". Oh, ayan. May Phoenix na po ni Kim Joo ang kanyang mga bag. Kita naman din natin kung magkano yung kanyang Phoenix na bag. Yan daw po ay cost of, ang lulu daw ay cost of 1. Ewan po, basta panoorin na lang po natin. Dahil ang mong bag naman ni Kim Fee is very affordable sa lahat. Ayan, kitang-kita naman natin dyan, bagay-bagay to gap ay Kim Joo yung mga bag na kanyang Phoenix dahil siya lang naman talagang may business na ganyan dito sa Pilipinas. Ang dami niya ng buwan. Kung tutusin natin, ang dami niya talagang naging investment. Napapabinig na talaga sa kanya sa dami na pan-investment. Tinan mo sa dami na pan-investment, lahat tayo na namamangha. Mangha-mangha tayo sa kanya mga investment. Isipin mo yan, ha? Talagang dapat marami dito ang mga netizen, mga supporters ng Kim Pao. I'm very proud kay Kim Joo dahil kita naman natin na hindi kapag ang target kasi ni Kim Joo is business, business talaga yan. May mga fan din siya sa mga love scenes o sa mga tandem, pero pag yung business ang tinag-usapan is talagang prayos na priority niya kasi yan. Dahil alam niya, pagdating ng araw, pakailaman niya talaga magkaroon ng business plan sa ating future. Wow na wow tayo dito ha. Laki investment ni Kim Joo. Sipin natin yan ha. Simple ang bag, pero tignan mo naman ang halaga. Dito mo talaga masisilayan yung tatandahan or yung dito mo talaga masasabi na. Kapag ikaw yung boyfriend ni Kim Joo, proud na proud ka kay Kim Joo. Sipin mo yan ha. Ang iniisip na talaga yung future, hindi yung mga kwela-kwelang bagay na hindi naman karapat dapat, di ba? Yan talaga, kasi iniisip na talaga ang future. Hindi, at sa kahit si Kim Joo din, very humble sa lahat ng bagay. As is very humble, I like the way she I like the way she thought. Kasi, she's so very professional. Kaya si Paolo Avelino din ay kahit walang, kahit hindi nyo nakikita si Paolo Avelino dyan sa kanyang live, sa kanyang business, ay talagang full support naman si Paolo sa ginagawa ni Kim Joo. Kahit alam naman din natin na may ibang level si Paolo sa ngayon, alam naman din natin na hindi naman everyday silang nakikita o nagsasama. Kasi marami kasi dito ang iniisip kasi is wala, hindi ba sila nakikita o nagsasama. Pero in fairness, sa mga Kim Pao ay purely in business talaga yung isip nila. Lalong-lalong na itong si Kim Joo at dito ako naging fraud kay Kim Joo dahil kahit anong pagsubok sa kanya, kahit anong hirap or kahit anong cut of sick yung kanyang schedule. Nagbibigay talaga siya ng kuwas sa kanyang business. Iba talaga pag may mindset kaya ng ganyan, no? Natakataba ng puso. Eh, ito si Paolo na proud kami sa iyo dahil marunong ka pumili, alam mo kung sino yung pinipili mo. Alam na alam mo. Diba? That's my boy, ang sabi nga nila kay Paolo dito eh. Kaya panoorin po natin ng pag-protest pa niya kasi dapat dire-diretso to at ito na tayo. Sundan po natin yung kanyang paglalive dahil napakaganda talaga yung pag-appreciate, pag-promote ni Kim Joo sa kanyang mga product or sa kanyang business product. Panoorin po natin to. $8.90 because this is made of genuine leather. Super ba ako ng leather. Ang ganda pa ng zipper namin. Nakakabilib talaga. And ito po. Little bunny and naka-sealed talaga yan.
yan, ito pa. So, meron pa siyang, para hindi talaga magasgas. Silver hardware, and the price is $5,890. Sana nag-TikTok shop selling na lang ako, sige ako ito. Yes, ayan siya. Ah, hindi pala ako naririnig. Ayan, rinig na ba ako? Ayan, rinig na ba? There. So, ayan siya. This is our lagoon. Ta-da! 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 Super ganda. Super nice. Super perfect. Super classy. Next one is... Ayan na muna. Next one is we have this. Due to public demand, binalik namin ang Timeless in 22cm. So, ayan siya. Super ganda rin. Parang super class ka talaga pag hawak mo ito. With gold hardware and made of PU leather. Pero... Flicks of KOK, basahin po natin ang isang comment ng kung saan po ay sinabi ng ating sa commenters or mga friends natin sa YouTube na ang sabi po ay hindi daw ayaw po sa kanya, hindi daw bagay sila Joshua Kid dahil kumbaga mas okay pa daw si Algen kesa kay Joshua na mahipareha kay Kimi. Ibig sabihin po niya na talagang binabase talaga nila sa mga chemistry daw dahil para may chemistry pa daw sila Aldin at Kingi. Yan po yung comment ng isang supporters natin. Sabihin na lang natin supporters natin dahil di naman natin alam po yan ba ay supporters natin or yan ba ay mga bashers natin po. Kaya tumayan po natin yung mga comment nila at makita naman natin dyan ang sabi dito ay bagay, di bagay ni Joshua. Mas okay pa si Alden, may chemistry din sila, pareho palangiti at masayahin si Joshua kasi di siya bagay kay Kim, okay din, sabi niya. Yan po, napakaliwanag po dyan at mapapasa niyo po yung ating mga sinasabi dahil baka mamaya na naman, hanapin niyo ang lasibo, iwan na naman tayo may pakita ang lasibo ba? Dahil katalasan pa si Vito, kasi nagsasabi tayo, hanapin yung asa ng lasibo. Yun talaga yung hinahanap ng mga netizen na alam mo na, yung palaging lasibo ang kanilang hinahanap talay. Ayaw po tayo mag-anlan, magpanpok sa mga bagay-bagay na alam ng natin, may mga lasibo po tayo. Yan po yung update natin sa ngayon about sa Kim Pao update. Iba pang mga kaganapan ni Kim Chu. Kaya tayo po'y mag-umpisa na at sa lahat-lahat. At least, wag naman po ninyong kalimutan, subscribe, like, share, at comment po sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po at God bless.